Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Naranasan mo na bang maglakad sa dalampasigan? Nakaka-relax, di ba? At parang nakakainganyang lumangoy sa dagat. Pero paano kaya kung sa paglalakad mo sa dalampasigan, may makita kang mga weird at kakaibang hayop? Kikilabutan ka kaya? Marami pa kasing undiscovered sea creature ang naghihintay na matuklasan ng siyentipiko at ang ilan sa kanila ay parang nanggaling sa ibang planeta. Kaya naman sa video na to, matutunghayan mo ang 10 kakaibang nilalang na natagpuan sa dalampasigan at mamamangha ka sa kanilang itsura. Umpisahan natin sa gumagalaw na cactus. Nakita ito sa dalampasigan ng Cambodia na gumagapang pabalik sa dagat. Sobrang weird ang kanilang itsura, lalo na sa tuwing gumagalaw ang kanilang mga tinik. Ayon sa kumuha ng video, pinost niya ang video sa social media sa pag-asa na may makapag-identify sa kung anong hayop ito. Maraming netizens ang kinilabutan sa anyo ng sea creature. Mabuti na lang at may mga netizens na agad na kumontra na hindi ito alien o halimaw. Dahil ang hayop na nakunan sa video ay isa palang uri ng sea urchin o tuyom. Ang tawag dito ay heart urchin at meron din ito sa dagat ng Pilipinas. Don't worry, wala itong kamandag o lason. Basta ingat lang na hindi matusok sa kanilang tinik. Ikaw ba, malakas ba ang loob mo na humawak ng heart urchin? O dibali na lang? Number 2, humanoid sea creature. Sa ating list, dito na ata ako pinaka-naintriga. May kita sa video ang lalaki na may hawak na kung anumang bagay na hugis tao. Ang kakaiba sa video, may kita ito na gumagalaw ng mag-isa na parabang nagpupumiglas. Ang creepy, di ba? Para siyang gingerbread man. Ayon sa ilang nakapanood ng video, maaaring isa itong kumpol ng natural sponge na may kita sa dagat. Yes, parang si SpongeBob SquarePants. Ang dagat kasi ay hitik sa iba't ibang uri ng sponge na kumakain ng plankton at bakterya. Ano sa tingin mo? Agri ka ba na isa lamang itong sea sponge o isa itong kababalaghan? Number 3, alien sa Russia? Naniniwala ka ba na may alien? Kung oo, naniniwala ka ba na may alien sa dagat? Ang video na to ay kinunan sa dalampasigan ng Russia at umanin ng samot-saring reaksyon sa mga netizens. Meron itong mahabang buntot, bilugan na katawan, at mga paa na nahahawig sa insekto. Posible kaya na isa itong bagong tuklas na sea creature o isa lamang computer-generated animation. Kung ako ang tatanungin, maaaring isa itong baby na horseshoe crab. Ano sa tingin mo? Magkamukha ba? Kung hindi ka pamilyar sa horseshoe crab, aakalain mo din na isa itong alien. Pero ang mga hype na ito ay likas na makikita sa dagat at maski sa Pilipinas ay meron ito. Number 4, buto ng sea monkey? Sa lugar kasi ng Charleston, South Carolina, namataan ng mga beachgoer ang naaagnas na bangkay ng hindi matukoy na hayop. Ang bangkay na ito ay inanod galing sa dagat, kaya maaaring isa itong deep sea creature. May mga nagkomento na maaaring isa lamang itong buto ng aso, pero ang pinaka-interesting sa lahat ay ang teorya na baka ito ang buto ng pamosong sea monkey. Matagal na kasing may namumuong kwento-kwento tungkol sa maalamat na unggoy na nakatira daw sa dagat. What? Ang weird ng teori, pero sa mundo na puno ng misteryo, hindi na ako magtataka kung totoo man ito. Ang cute siguro kung meron ngang unggoy sa ilalim ng dagat. Number 5, transparent na alien. Dito naman sa next video, kinaaliwa ng mga netizens ang kakaibang nilalang na nakuha raw ng mga diver sa dagat. Maraming nakapansin na para daw itong bulilit alien na may ulo at katawan. Nag-viral ito sa social media dahil sobra silang na-amaze sa sea creature. Kung tutuusin, hindi naman talaga ito alien. Ang hayop sa video ay isang deep sea amphipod na nahahawig sa hipon. Ito ang mga cystisoma at nagkalat ito sa buong karagatan. Ito ang kanilang ulo at ito ang kanilang buntot. Ang kulay pula naman ay ang kanilang mata.
Importante sa mga schistosoma ang transparent ng katawan upang hindi sila makita ng mababagsik na isda, gaya ng anglerfish at ng kung ano pang halimaw sa dagat. Number 6. Anak daw ng dinosaur? Sa baybayang dagat ng Georgia, USA, nakunan sa video ang isa na namang bangkay ng hindi matukoy na hayop. Ayon sa kumuha ng video, nakuha daw nito ang kanyang atensyon dahil hindi raw ito kamukha ng isda o anumang hayop na nakatira sa dagat. Meron itong mahabang liig, palikpik na parang flipper, buntot na parang sa bayawak. Suma total, may haba ito na 2 talampakan. Umugong tuloy ang haka-haka na isa raw itong bangkay ng bagong silang na dinosaur. Nahahawig raw kasi ito sa dinosaur na plesiosaur na matagal lang na-extinct, ilang milyon taon na ang nakalipas. Sayang lang dahil hindi na ito nakuna ng DNA sample, kaya hindi na natin makukumpirma kung ano nga bang species ng hayop ang nakunan sa video. Number 7. Misteryosong isda. Noong April 2022, pinost sa social media ang misteryosong isda na inanod sa Bondi Beach, Australia. Hindi maintindihan ang hugis ng katawan ng hayop at meron pang pouty lips na naiwang nakanganga. Pati ako, naguguluhan sa kung anong hayop kaya ito, kaya binasa ko ang comment section. Marami ang nagkomento na isa raw itong patay na horned shark. Marami kasing species ng horned shark sa Australia at maaaring ang nakita sa dalampasigan ay isang deformed o baby shark na may abnormal na katawan kaya ito maagang namatay. Ano sa tingin mo? Agree ka ba na isa nga itong patay na pating o isang bagong tuklas na hayo? Number 8. Zuyo Maru Carcass. Sa lahat ng tampok sa ating listahan, ito na ata ang pinakasumikat sa kasaysayan. Ang picture na to ay kinuna ng mga Japanese fishermen sa dagat ng New Zealand, kung saan may kita ang naaagnas na katawan ng higanting hayop na ayon sa mga sabi-sabi, isa raw bangkay ng sea monster. Aksidente itong nakuha sa ilalim ng dagat habang umaandar ang kanilang trolling net. Sa gulat ng mga mangingisda, kinuna nila ito ng picture. Dito na nga kumalat sa buong mundo ang balita ng halimaw na binansagang Zuyo Maru Carcass. Kung titignan ng maigi, narito ang mahabang liig ng hayop at ito naman ang palikpik. Maraming nakapansin sa pagkakahawig nito sa pamosong plesiosaur na kapareho nga ng itsura. Noong 1977 pa nang pumutok sa balita ang tungkol sa Zuyo Maru Carcass at magpasa hanggang ngayon, ito ay nananatiling case unsolved. Wala naman kasing DNA sample o tissue sample na nakuha sa carcass na magkukumpirma sa identity ng hayop. Number 9. Bangkay ng sea serpent? O ito, paano kung sa paliliguan mong dagat ay may makita kang bangkay ng sea serpent? Lalangoy ka pa rin ba? Yan ang nangyari sa isang beachgoer sa Texas, USA nang makita niya ang bangkay ng di umano ay isang sea serpent. Mahaba kasi ang katawan nito at merong matutulis ng ngipin. Kung ang bangkay pangalan nito ay mukha nang nakakatakot, lalo na siguro kung makita mo itong buhay. May mga teorya na maaaring isa itong uri ng fangtooth snake eel na inanod sa dalampasigan. Ito ang itsura ng snake eel. Mahaba ang katawan at maraming pangil. Sakto sa bangkay na nakita sa Texas. Ano sa tingin mo? Agree ka ba na isang ang snake eel ang nakita sa Texas o isa itong bagong species ng sea monster? Last ay ang anak raw ni Godzilla. Nitong March 2022, nagimbal ang mga beachgoers ng Queensland, Australia na makita nila ang naaagnas na katawan ng unidentified sea creature. Meron itong buntot gaya ng sa kangaroo, katawan gaya ng sa pusa at ulo na parang sa bayawak. Ayon sa ilang netizens, baka anak raw ito ni Godzilla. Sobrang strange ng bangkay na to at ang hirap tukuyin kung ano nga ba ito. Maraming nagkomento na maaaring labi ito ng kangaroo na native sa Australia. Maaari din daw na bangkay ito ng bayawak dahil kilala din itong lumalangoy sa dagat. Kung isa man itong bayawak o kangaroo o unidentified new species, hindi maitatanggi na sa sobrang lawak ng ating karagatan, siguradong marami pang hayop ang nagtatago rito.
Yung tipong hindi pa nakikilala ng makabagong panahon. Maaring mayroon ngang sea monkey o di kaya ay dinosaur. Kaya naman ang exciting pag-aralan ng dagat dahil sa dami ng misteryo na dapat bigyan ng kasagutan. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Marcus Emmanuel Kayakay at sa pamilya Liano, Julius Taeza, The Virtuoso, Sera Kim, Lancelot User, Novi Mikael, at Ronel Cabarles. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!